Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil may panibagong Sunday tayo na tayo ay nagkasama-sama magpuri sa Kanya. At syempre po ay ang pakikinig ng Kanyang mga salita. Ngayon po ay ikatatlong bahagi na ng serye ng Tuloy ang Awit. At ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito ay kapag di makatarungan ang pagtrato. Bakit tuloy ang awit? Yan. Dahil nalikha po ni Haring David ang isang awitin sa gitna ng pag-uusig at kawalang katarungan na kanya pong naranasan. At dahil po sa kanyang nagawa, maaari rin po tayo sa ating panahon ay makapagpatuloy na umawit sa Panginoon kahit na po nararanasan natin ang hindi makatarungang pagtrato sa atin. At kaya po sa araw na ito ay nais po nating hilingin ng Panginoon na tayo ay samahan niya sa ating pong pag-aaral na ito. At ako po ay samahan niyo rin na sa pananalangin. Tayo po ay sumanaling lumuko. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na binigay mo po sa amin para kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Hinihingi po namin ang Santong Espiritu mo ang siyang kumilo sa bawat isa sa amin. Ikaw po ang totoo naming tagapagturo at hinihiling ko po na bilang tagapagsalita mo, ako po ay itago mo sa iyong likuran at ikaw po ang mangusap sa puso ng bawat isa sa amin. Ikaw po ang kumilo sa aming kalagitnaan at nawa mula sa simula hanggang matapos ang pag-aaral nito ay ang salita mo po ay aming maunawaan, maipahayag ko ng malinaw ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat Panginoon at ikaw po'y pinupuri namin patuloy na sinasamba at pinasasalamatan. Sa iyong pangalan, Panginoong Sus, kami ay nananalangin. Amen. Amen. Ayan. Salamat sa Panginoon. Ayan. Ako po ay tunay na nagpapasalamat sa Lord kasi alam niyo po ba na ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay isa pong pribilehiyo. Pagkakataon ay binibigay ng Diyos upang makapaglingkod sa Kanya. At nawa po ngayong araw na ito ay pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pakikinig. Ang ating pong pinaka-main text ay matatagpuan natin sa Aklat ng Awit, Kapitulo 7, Versikulo 1. At ito po yung nais kong basahin. Panalangin upang magtamo ng katarungan. Si Gayon, ni David na kanyang inawit kay Yahweh, patungkol kay Kas na isang Benhaminita. So sabi po, ayun po yung heading pa lang. Pero ito po ang talagang verse. Ayan. O Yahweh, aking Diyos, sa iyo ako lumalapit. Iligtas mo ako sa mga taong sa aki tumutugis. Verse 8, sa lahat ng mga bayan, ikaw ang hukom na dakila. Humatol ka sa panig ko sapagkat ako'y taong tapat. So, mapapansin po natin doon sa awitin na iyan na sinulat po ng Haring David ay mukhang ang kanya pong tema ay may tumutugis sa kanya. Pero ano nga ba ang storya sa likod po ng awiting ito na kanya pong nalikha? Binanggit po doon sa heading na binasa ko kanina, di po ba, yung Si Gayon. Ano po ba yun? Okay. Ito daw ay isang awit ng pagdadalamhati. At nabanggit rin po doon na itong awitin na ito ay patungkol kay Kush o kay Kush po sa Tagalog. So dito po, yung sabi natin kanina ay awitin ng pagdadalamhati. So nalikha po ni Haring David ang awitin ito out of his emotion. At yun, ano yung kanyang nararamdaman during that time? Nagdadalamhati. Alam niyo po, kagaya rin ng mga ibang songwriters, usually sila po yung nai-inspired magsulat ng mga awitin, mag-compose ng mga kanta pag sila po ay nakakaramdam ng iba't ibang emosyon. So nakakalikha po sila ng masasayang awitin pag happy sila. Ayan. Pero pag sila po'y nagdadalamhati, nalulungkot, senti, so sila po'y nakakalikha ng awiting mararamdaman mo yung lungkot doon sa kanta. So ang driving force po nung isang writer o songwriter ay ang kanilang emosyon. Kaya po si Haring David ay nakasulat ng awiting ito sa panahong iyon. Kaya lang po ang tema ng kanyang pagkakasulat ay pagdadalamhati. Okay. Sino ba si Kush na kanya pong binanggit dito? Okay po. Bakit niya ipinatungkol itong awitin ito? So ito pong si Kush ay konting ano lang po, background sa kanya. Isa po siyang Benhaminita at siya po ay isang pinuno sa tribo na pinagmulan ni Haring Saul.
So, sino ba itong si Cash? Si Cash po ay nagparatang kay David na gusto niyang agawin ang trono ni Haring Saul sa ibang paraan o sa masamang paraan. So, yun po yung paratang na ginawa ni Cash sa kanya. Pero paano ba nagsimula na si David ay ginawa ng hindi makatanungang bagay? Kasi nga po, tema natin, di ba? Tuloy ang awit kahit nakakaranas ng hindi makatanungang pagtrato. So, paano ba nangyari kay Haring David yung pagmamaltrato o sabihin natin hindi magandang pagtrato, hindi makatarungang pagtugon sa kanya o pagtrato ng mga panahong iyon? Saan ba nagsimula po? So, konti pong istorya. Ayan. So, sa Lumang Tipan, mababasa po natin si Haring Saul. Tama po ba? So, si Haring Saul ang kasalukuyang hari ng Israel noong panahon na iyon. At si David po ay isang batang paslit. Hindi pa naman siguro sobrang paslit, pero siya po yung bunsong anak ni Jesse. At nakita po natin sa istorya sa Lumang Tipan, pag binasa po natin, na si David ay ang pinili ng Diyos. Inanoint po siya ni Samuel, inutusan ng Diyos na i-anoint itong si David. At si David po ang nakatalo kay Goliath. Hindi po siya natakot kay Goliath sapagkat sabi niya, sino ba itong hindi tuling Pilisteo na to na nag-aalipusta sa bayan ng Diyos? At alam niyo po, di ba, sa istorya, siya'y nagtagumpay. Siya po ang nakatalo kay Goliath. At mula noon, si David po ay sinama ni Haring Saul sa kanyang kawal. At naging po siyang leader. Kumbaga sa ano may military leader po siya. At saan ba nagsimula na si Haring Saul ay nag-iba ang trato niya kay David? Okay po? Dahil si David po ay lagi nagtatagumpay sa kanyang lahat ng laban. Kumbaga, sa tuwing siya po ay pinapadala ni Haring Saul, laging tagumpay. Lagi silang nagwawagi sa labanan. At sa 1 Samuel 18 verse 14 po, pag binasa po natin yon, ay nakikita natin doon na kaya nagtatagumpay si David sa lahat ng kanyang laban sapagkat si Yahweh ay laging sumasama sa kanya sa lahat ng pagkakataon, lahat ng bagay. Kaya nagkaroon ng great success po si David. Pero nais ko muna pong basahin yung 1 Samuel 18 verse 8 to 9. Sabi po dito, hindi nagustuhan ni Saul ang sinasabi sa awit. Labis niya itong ikinagalit at sinabi niya, kung sinasabi lang 10,000 ang pinatay ni David, at ako'y 1,000 lang, kulang na lamang na siya'y kilalanin nilang hari. At mula noon sa verse 9, ay naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Okay, kagaya po ng sabi ko, siya po ay sinama sa kawal ni Haring Saul at talagang nagtatagumpay. Kaya lang po, after na manggaling po ni David sa labanan, narinig ni Haring Saul yung awitan ng mga babae. O, di ba po? Nag-chant sila na si Saul, libo-libo lang. Pero si David po ay ano daw? Ayan, 10,000. So, na-insecured po si Saul, Haring Saul kay David. Alam niyo po, yung pagkakaroon ng di makatarungang pagtrato sa isang tao ay nagmumula po yan sa pagkakaroon ng masamang, insecurities. Yan, pagkaingit. So, kaya minsan na isang tao ay nagkakaroon ng di makatarungang pagtrato sa kanyang kapwa ay nakakaramdam kasi siya ng inggit. Kahit wala namang ginagawa yung isang tao, nagagalit siya, naiinis. Kagaya po ni Haring Saul. Di po ba? Instead na matuwa siya dahil nananalo ang kanyang army, ay nagkaroon po siya ng insecurity. At simula noon, sabi doon, naging masama ang kanyang pagtingin kay David. Naging masama ang kanyang trato, hindi naging makatarungan. Pero ang tanong, paano kaya kung tayo ay nasa sitwasyon ni David, ano ang ating gagawin? At paano natin ito tutugunin? Kapag di makatarungan ng pagtrato, ano ang dapat mong maging tugon? So, meron po tayong 3 puntos na pag-aaralan ngayong araw na ito mula sa mga talatang ating pag-aaralan ngayon. Ano ba mga dapat nating gawin o tugon kung ikaw naman yung nakakaranas ng hindi makatarungang sitwasyon sa iyong buhay? Feeling mo unfair. Feeling mo walang justice. Basahin po natin 1 Samuel chapter 24 verses 5 to 7. Verse 5. Nang magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na niyang nilapastangan ang hari.
Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masama ang hari na kanyang hinirang." Sa verse 7, pinakiusapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis. Ano ba po yung storya behind this verse? Bakit ba nasabi ni David yung mga katagang yon? Ano ba ang ginawa niya nung una? So, tayo ay magre-rewind. Okay? Kung verse 5 po yung ating binasa, rewind natin. Basahin natin sa verse 4 po. Sa 1 Samuel 24 verse 4. At ito po ang sinasabi. Sinabi kay David ng kanyang mga tauhan, "Ito na ang katuparan na sinabi ni Yahweh, na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maari mo gawin sa kanya ang gusto mo." Ano pong nangyari? Sumunod, dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Okay, alam niyo po, noong mga panahong yan, dito po sa binasa nating verse, ito po yung mga panahon na si David at ang kanyang mga kawal ay nagtatago sa isang kuweba, sa ilang ng En-Gedi. At nalaman po ito ni Saul, ni Haring Saul. Kaya ano pong ginawa nila ni Haring Saul? Ayan, hinanap nila si David, pati ang kanyang mga kawal, pinagtutugis sila. At sa kanila pong paglalakbay sa isang kuweba na nadaanan nila ay doon napili ni Haring Saul na dumumi. Yan, siguro call of nature, okay? So uso na po nung mga panahon yun sa mga kuweba, okay? At hindi alam ni Haring Saul na yung kuwebang kanyang napili na puntahan ay doon po nagtatago si David at ang kanyang mga kawan. So yung time po na yon ay nagkaroon ng pagkakataon si David habang dumudumi si Saul na yung laylayan ng kanyang damit ay di alam ni Haring Saul, di niya naramdaman. Nakakuha si David ng kapiraso, pinuto niya yung laylayan. So ibig sabihin, ayun na yung pagkakataon. Diba? Meron siyang tsansa na paslangin si Haring Saul. So una, yung tanong natin kanina, paano kung tayo nakakaranas ng di makatarungang pagtrato sa atin? Na kahit wala tayong ginagawa sa isang tao, ay ibang trato sa atin. Paano natin tutugunin? Una po ay piliin natin na huwag magkasala. Kagaya ni Haring David. Sabi dito, kung titingnan natin, may pagkakataon na talaga si David na paslangin niya eh. Ang lapit na eh. Andoon na yung tsansa. Dahil naputol niya yung laylayan ng suot ng hari. Subalit, mas pinili niya na huwag magkasala. Ulitin ko po. Subalit, mas pinili ni David na huwag magkasala. So, yun po pala ang unang dapat maging tugon natin kung tayo po ay nakakaranas ng hindi makatarungang pagtrato. Minsan tayo po ay haharap sa isang sitwasyon na susubukin ng ating puso. Kung mas pipiliin ba natin ang kalooban ng Diyos o ang ating sariling kalooban sa panahon na tayo ay natatrato ng hindi makatarungan. So, lahat po tayo ay nakakaranas ng ganun, mga kapatid. Maaring sa ngayon nga nakakaranas kay o naranasan mo, o mararanasan mo pa lang. Paano ba natin pipiliin? Paano ba natin mapipili ang hindi magkasala? Ano ba ang mga bagay-bagay na dapat natin gawin? Una po, kung alam natin yung nais ng Diyos. At pangalawa, nagsisimula sa puso natin ang desisyong piliin ang huwag magkasala. Una, sabi na, alam. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon, doon po natin nalalaman ang kalooban niya, ang kagustuhan niya. Alam niyo mga kapatid, mas maganda na ang salita ng Diyos ay ang unang, kumbaga ang ating unang aklat o sabihin natin, yung reference natin, di ba? Para malaman yung kalooban ng Diyos. Hindi lang tayo babase sa mga quotation na nababasa natin sa Facebook. Hindi po masama yung mga quotation na nababasa natin sa Facebook. Kasi po, nakaka-inspire din yun. Subalit kung doon lang po tayo nakabase sa quotation ng tao at hindi mismo sa salita ng Panginoon, eh, hindi po titibay sa ating kalooban na sa panahon na kailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos o panahon na kailangan nating gawin ang nais ng Panginoon, eh, napakahalaga po na alam natin ang salita ng God. Doon po tayo magiging pundasyon natin, doon tayo babatay. So, kung alam natin ang nais ng God sa pamagitan ng kanyang salita, makakasunod tayo yan, sa kanyang nais. At pag alam po natin, okay, ang salita ng Diyos, sa puso natin, ayan, may establish yung obedience sa God.
Kagaya po ni David, alam niya ang nais ng Diyos, alam niya ang kalooban ng God. Kaya yun po yung naging tulong sa kanya upang mas mapili niya ang hindi magkasala. Kasi sabi doon, inusig ng kanyang budhi. Bagamat nagawa lang ni David na putulin ang laylayan, pagpapatunay lang na kaya-kaya niya talagang paslangin na si Haring Saul eh. Pero sabi doon, inusig ng kanyang budhi. At naisip niya, sabi niya, hindi. Nawa hindi marapati ni Yahweh na saktan ko ang kanyang haring pinili. At hindi niya po itinuloy na talagang paslangin si Haring Saul. Bagamat inuudyukan siya ng kanyang mga kawal. Tama po ba? So alam ni David na si Haring Saul ang hari. Alam niya po yun, aware siya, na hindi dapat lapastanganin sa kabila ng masamang pagtrato nito sa kanya. Alam niyo po, minsan may mga bagay tayong nararanasan sa buhay natin na feeling natin unfair. Tama po. Feeling natin na agrabyado tayo eh. Pero ano bang tinuturo ng salita ng Diyos sa atin? Kagaya po ng sabi ko kanina, dapat alam natin ang nais ng God. So gusto ko pong tayo ay pumunta sa New Testament naman. Ito ba sa 2 Timothy chapter 2, verse 23 to 25? Alam niyo po itong verses na to na nabasa ko ng unang-unang pagkakataon. Mula nung nabasa ko po siya, ito yung nakatulong sa akin para kung ano man yung haharapin ko o kinaharap ko pong mga sitwasyon na unfair sa tingin ko, nakatulong po ito sa akin para mas mapili ko ang tama. Okay? At nais ko po itong ibahagi sa inyo at basahin natin. 2 Timothy po, chapter 2, verse 23 to 25. Sabi doon, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Sumunod pong verse 25. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sila ibigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Di ba napakaganda po na pinapaalala ng Panginoon, ano ba yung mga keywords dito na makikita natin na makatutulong po sa atin upang mapili natin na huwag magkasala. Una, sabi doon, iwasan. Pangalawa, hindi dapat makipag-away. At pangatlo, mahinahong ituwid. Okay? Mahinahong ituwid. So, ano pong sabi doon? Okay? Iwasan. O umiwas. Alam niyo po, si Haring David ay umiwas kay Haring Saul. Kaya nga po siya nagtatago eh. Takbo siya ng takbo. Nagtatago siya. Pero kung tutuusin po, kayang-kaya po ni David talunin si Haring Saul. So alam niyo po ba ang pag-iwas ay hindi pagpapakita ng duwag ka kaya ka umiwas? Hindi po. Kasi si Haring David, ginawa niya po yung umiwas kay Saul, kay Haring Saul. Hindi dahil takot siya. Kung tutuusin, kaya niya. Dahil siya'y matapang, hindi po ba? Ang dami niya nga ang mga natalong kalaban ng Israel. So, hindi ginawa ni David na kalabanin si Haring Saul. Sabi doon, huwag makipag-away. Di ba? Sabi doon sa second, sa verse na binasa natin, sa 2 Timothy, na yon. Di ba? Sabi doon, hindi dapat makipag-away. So, anong ginawa ni David po? Hindi niya kinalaban si Haring Saul. Sapagkat ito'y alam niya ng hari na pinili ng Diyos. Ayun po ang alam niya. Pero sa katunayan, nung time po na yon, hindi na si Saul ang nais ng Diyos na maging hari, kundi si David. Pero alam niyo po, ang maganda lang kay David, na kahit na alam niya na siya na yung inanoint ni Samuel na inutusan ng Panginoon para sino yung susunod na hari ng Israel, kahit alam niya po na siya yung inanoint na ng God, nirespeto niya pa rin po si Saul. At ito po yung magandang bagay sa kanya. Na dahil sa pagsuway ni Haring Saul, di po ba? Mababasa natin sa lumantipan. Kaya hindi na siyang pinili ng God kasi sumuway siya sa nais ng Diyos. Kaya ang pinapalit ng Diyos ay si David. Pero ang maganda kay David, hindi siya nakipag-away, hindi siya nakipagtalo. Hindi niya sinabi kay Haring Saul, oy, ako na yung pinili ng Diyos. Umalis ka na dyan sa trono mo. Hindi po eh. Pagkos, ginalang niya pa rin po ito. At napakaganda po yung ginawa ni David. At pangatlo,
po, hindi natin mababasa sa Bible na si David ay talagang nakipagtalo, nakipag-away kay Haring Saul sa kabila ng hindi makatanong ang pagtrato nito sa kanya. Si David po ay naging mahinahon pa rin sa harap ni Haring Saul. Lalo na po nung panahon na si Haring Saul po ay inaalihan ng masamang espiritu. At si David po ay nagpe-play ng harp. Okay, sa tuwing nagpe-play po siya ng harp, naiipsan si Haring Saul. Pero pag siya'y sinusumpong, ano po ang sabi doon sa Bible? Eh, sinisibat talaga ni Haring Saul si David. Talagang titirahin niya. Punterya niya talaga si David. Pero anong ginawa daw ni David doon? Umiiwas lang si David. Pag titirahin siya ni Haring Saul, si Batin, umiiwas siya, umiilang siya ganun. Pero never siya nagsalita ng anumang curse laban kay Saul. At napakaganda po ng ginawa ni Haring David. Tama po, pinili niyang huwag magkasala. At nagsimula ito sa kanyang puso, sa kanyang naisip. Alam niyo, pwede pala mga kapatid. Kung alam lang natin ang salita ng Diyos, makakatulong po ito sa atin. Pangalawa, okay, paano natin tutugunin ang hindi makatarungang pagtrato sa atin ng mga tao? Tingnan po natin yung Awit chapter 7, verse 8. Ito pong sinasabi. Kayo, Panginoon, ang humahatol sa lahat ng tao. Patunayan ninyo sa kanila na mali ang kanilang mga paratang laban sa akin. Dahil alam niyo na ako'y matuwid at namumuhay ng wasto. So sa verse po na yon na sinulat, okay, na ating binasa, na sinulat na awit ni Haring David, na alam niya po, diba, sinabi niya eh, na ang Panginoon ang humahatol sa lahat ng tao. So aware po si David na ang Diyos ang tunay na tagahatol sa lahat ng tao. Naniniwala si David na makatarungan ang Diyos. So matatamo niya ang justice sa buhay niya. Okay? Bakit? Ang Diyos ang magbibigay dito sa kanya na nakikita ang lahat ng nagaganap. Paano nga ba dapat tumugong sa sitwasyon na ikaw yung minamaltrato, ikaw ay tinatratong hindi mabuti, hindi makatanungan? Yung pangalawa po ay sabi doon ay maghihintay o paghihintay sa pagtatanggol ng Diyos. Bakit napili ni David yung unang punto natin na huwag magkasala? Kasi naniniwala siya sa Diyos na makatarungan. So siya'y naghihintay sa pagtatanggol ng Diyos. Pinili ni David yun na huwag magkasala laban kay Haring Saul at laban sa Diyos. Alam niya, darating ang tamang panahon ng pagtatanggol ng Diyos para sa kanya. Sinasabi ng Biblia na ang paghahatol ay nasa kamay ng makatarungan Diyos. Totoo po yan, mga kapatid. Dito po sa mundo ay, sabihin natin, ay merong mga injustices na nangyari. Tama po ba? Pero sa kamay ng Diyos, balang araw, yung katarungan ay nasa Kanya, hahatulin niya lahat ng tao. Kaya nga po, sabi sa Lumang Tipan, pag binasa natin, nababasa po natin yun eh, the battle is mine, not yours. Ang laban ay akin at hindi sa iyo. Kahit sa New Testament, mababasa natin yung vengeance is mine. Ang paghihiganti ay sa akin. So alam niyo po, sa mga panahon na tayo pinakakaranas na parang feeling natin unfair talaga ang buhay, nakakaranas tayo ng hindi makatanungang pagtrato ng tao sa atin. At nasasabi natin na walang hustisya. Totoo naman po, unfair ang mundo. Hindi na po natin madidinay yun, nangyayari po talaga. Pero alam niyo po, ang maganda lamang ay naniniwala tayo na may tamang panahon na gagawin ng Diyos ang justice sa atin, ang katarungan. Ano lang po ang kailangan? Maghintay. Huwag maini. Maghintay at huwag maini. So paghihintay, ito po isang salita na nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos na balang araw ay makakamit rin natin ang hustisya. So pag sinabi naghihintay ka, hindi ka nagmamadali. Tama po ba? Ayan. So may mga taong ayaw maghintay, nagmamadali. Pero kailangan po yan sa buhay natin, ang maghintay. So balit paano natin matatamo ang hustisya kung nadungisan na natin ang ating mga kamay dahil nainip tayo sa pagtatanggol ng Diyos? Paano nga ba tayo ipagtatanggol ng Lord kung inunahan mo na siya sa kanyang timing o sa paraan na nais niya at ginawa mo yung
sarili mong oras, sarili mong pamamaraan. Huwag po tayong mainip. Ang paghihintay po ay napakahalaga. Kaya nga po sinabi sa Bible, di ba, nababasa natin, wait, hintay lang, relax lang, parang ganun po. Sabi niya, be still and know that I am God. Pag alam natin na ang Diyos ay makatarungan, we will wait. Hihintayin po natin na ang Diyos ang kumilos. Amen po. Kagaya ni Haring David, napakaganda na naghintay siya sa pagtatanggol ng Panginoon. Minsan tayo po ay napapagod sa sitwasyon natin kinakaharap kasi minsan inuunahan natin ang Diyos. Hindi natin kasabay ang Diyos sa ating ginagawa. Diba? Napakaganda nung sabi ng Bible na kaya nagkaroon ng great success si Haring David dahil si Yahweh lagi niyang kasama sa lahat ng bagay. Alam niyo po, kaya minsan dumarating po tayo sa puntong di natin napipili. Yung kalooban ng Diyos, nainip tayo, o sabihin natin na gawa natin yung mali. Dahil, ano po yun, nalilimutan natin na may Diyos na magbibigay ng katarungan sa atin. Napapatulan natin minsan yung mga taong gumagawa ng masama sa atin. Tama po ba? Nagkakaroon tayo ng galit sa kanila. At yun po ay isang bagay na nadudumihan natin ang ating puso. Pero kung kagaya ni David, diba po, kaya sabi niya sa verse na sabi, alam mo Panginoon na wala akong masamang ginawa sa kanila. Alam po ng Diyos yun. Kahit may injustices na nangyari sa atin, mga kapatid, alam niya po yun. Kahit feeling mo wala kang kakampi, pero ang Diyos nakatingin, alam niya po yun. So, kailangan na maghintay lamang tayo. Kaya alam niyo po itong 2 Samuel 17:40, napakaganda. Gusto ko po itong masahin. Sabi dito, pagkarinig niyon, sinabi ni Absalom at ng buong Israel, mas maganda ang payo ni Kusay na Arkita kaysa payo ni Ahitophel. Nagpasya si Yahweh na huwag masunod ang mabuting payo ni Ahitophel upang mapahamak si Absalom. Ano po ba ang story behind that verse na ating binasa? Ito po yung panahon na si Absalom, anak po siya ni David, okay? Nagrebelde siya sa kanyang tatay na si David. Ginawa po ni David na umiwas kaysa labanan ng kanyang anak. Kung tutuusin eh, pwedeng labanan niya, di ba po, si Absalom? Kasi magaling ng kawal o mandirigma si David. Pero hindi niya po ginawang patulan ng kanyang anak. Siya po'y umiwas. Pero itong si Absalom, sadyang masama at nais niya na magplano talaga ng hindi mabuti laban kay David. Gusto niya itong tugisin, hulihin. Okay? Eh si David po'y tago ng tago, umiiwas talaga sa kanyang anak. Ngayon po si Ahitophel ay nagbigay payo kay Absalom. Sabi niya, sige, hanapin natin ang iyong ama at ang kanyang mga kawal habang pagod. Kasi nga po, tago ng tago si David. So, nakakapagod po ang ginagawa niya. Talagang kung saan sila pupunta upang makaiwas kay Absalom. So, si Ahitophel ay nagbigay ng payo kay Absalom. Habang pagod ng tatay mo, sige, huliin natin, tugwisin natin. Pati ang kanyang kawal habang sila'y natutulog. Pwede natin silang mapaslang o matalo. Pero alam niyo po, ano sabi doon? Ngunit nagpasya si Yahweh. Okay? So, hindi pinahintulutan ng Diyos na si David ay mapahamak. Kaya hindi po natuloy yung plano na, o yung payo ni Ahitophel, hindi sinunod ni Absalom. Sabi doon, nagpasya si Yahweh. Na hindi si David ang mapahamak bagkus si Absalom. Okay? Dahil po si David, nakita ng Diyos na hindi masama ang kanyang puso laban sa kanyang anak. Ito po'y umiwas, nagtago, ayaw niya magkasala. So instead na si David ang mapahamak, sinong napahamak? Si Absalom. Dahil may masama siyang balak sa kanyang anak. Ang Diyos ang nagbigay ng katarungan kay David. Hindi na dumisa ng kamay ni David. Alam niyo po, may tamang panahon na ang Diyos sa lahat ng bagay. Hindi tayo dapat mainip. Pero kung tayo maiinip, paano tayo pagtatanggol ng Diyos? Tama po ba? Kagaya ni Haring David, naghintay po siya sa pagtatanggol ng Panginoon. Naalala ko noon po, nung bago pa lang ako missionary sa
GMA Cavite po, 1998. Meron po akong isang bina-Bible study doon na grupo. Tapos may isa po siyang kapatid na lalaki. Habang kami nagba-Bible study, sumigaw po siya doon siya sa kanto. Dito kami sa bahay. Sabi niya, Sister May! Ganyan po sabi niya sa akin. Sabihin mo sa akin anong dapat kong gawin kung may taong gustong gumawa ng masama sa akin. Sabi niya ganun. Alam niyo po, hindi ko alam ang sasagot ko. Sabi ko sa Panginoon, Lord, tulungan mo po ako. Anong dapat ko sabihin sa taong yan? Nangusap ang Diyos sa puso ko. Ayon sa kanyang salita na nabasa ko, pinaalala ng Diyos sa akin, sabi niya, sabihin mo sa kanya, sa akin ang paghihiganti, hindi niya dapat dumisan ang kanyang kamay. Alam niyo po, ayun ang sinabi ko sa taong iyo, sabi ko sa kanya, sabi ng Lord, sa kanyang paghihiganti, huwag mong dumisan ang iyong mga kamay. Alam niyo po, sa pagkasabi ko sa kanyang ganon, bigla po siyang nanahimik. At yung gulo po na dapat mangyari ng pagkakataon nun, ay hindi nangyari. Di ba po, nakakatuwa na ang salita ng Panginoon, pag alam natin, naalala natin, ayun ang nakakatulong sa atin para maghintay tayo sa pagtatanggol ng Diyos. At tunay nga, mga kapatid, na may tamang timing si Lord. So sa paghihintay, mahalaga na tandaan natin na ang Diyos ay hindi nakapikit upang hindi makita ang mga nangyayari. Hindi natutulog ang Diyos. Di ba po? Never sleeps nor slumber. Hindi bubulag ang Diyos. Nakikita niya lahat. Kung ano man po yung nararanasan natin ngayon, mga kapatid, hindi ko po alam kung ano yung kasalukuyang ating sitwasyon. Pero alam ng Diyos ang kalagayan mo. Alam ng Panginoon ano ang nangyayari sa iyo. Hindi po yan natatago. Hayag po sa mata ng Diyos. Anong nangyayari? Kung nakakaranas ka ba ng injustices, ito man ba'y sa trabaho mo, sa pamilya mo, o sa ang lugar ka man ngayon, nakakaranas ka ng hindi makatanong ang doktrato sa iyo? Tandaan mo, hindi natutulog ang Diyos. Hindi siya nakapikit. Nakikita niya ito. Maghintay lamang sa pagtatanggol ng Panginoon. Magtiwala lang tayo sa pagkilos ng Diyos. Huwag nating dungisan ang ating makamay. Sa paanong paraan, pagdungis ng ating kamay, yung ano po, nagkakaroon tayo ng sama ng loob, galit. Huwag natin hayaang mabalot ang ating puso ng pagdududa sa Panginoon. So habang tayo naghihintay, nagtitiwala sa Panginoon, mag-trust talaga tayo sa Panginoon. In due time, He will lift us up. O hindi tayo magsasalita ng laban sa taong iyon na nakagawa ng masama sa atin. O nagsalita ng hindi mabuti sa atin, nagtrato, nagbintang sa atin ng hindi tama. Kay David, na pagbintangan siya na gusto niyang agawin ang trono ni Haring Saul. Pero hindi naman. Niya ninais agawin ito. Pero napagbintangan po siya. Bagay na hindi niya ginawa. Kaya, instead na mag-curse tayo, panalangin natin sila, pagpalain. Dahil yun ang nais ng Panginoon. Pangatlo, paano natin tutugunin ang sitwasyon na ikaw ay nakakaranas na hindi makatarong ng pagtrato. Ito pitingnan natin sa Awit chapter 57, verse 7 to 8. Ito pong sinasabi, O Diyos, lubos akong nagtitiwala sa inyo. Aawit ako ng mga papuri para sa inyo. Gigising ako ng maaga at ihahanda ko ang aking sarili at ang aking instrumentong may mga kwerdas para magpuri sa inyo. Sumunod po na verse. Panginoon, pupurihin ko kayo sa gitna ng mga mamayan at sa gitna ng mga bansa, ikaw ay aking aawitan. Verse 10, dahil ang pag-ibig nyo at katapatan ay hindi mapantayan at lampas pa sa kalangitan. At verse 11, O Diyos, ipakita nyo ang inyong kapangyarihan sa buong kalangitan at sa buong mundo. Napakaganda po ang binasa natin na ang awiting pong ito ay naisulat ni David nung panahon na siya ay tinutugis. Tama po, may nagbabalak ng masama sa kanyang buhay. May nagtrato sa kanya ng hindi makatarungan. Paano nga ba ang dapat itugon natin sa hindi makatarungan sitwasyon na ating kinakaharap? Kagaya ng ating binasa, ba? Pangatlo, pagsamba sa Diyos sa gitna ng hindi makatarungan sitwasyon. Ito po yung dapat o marapat nating gawin kaysa sa magmukmok o magsintimiento. Napakagandang nangyari po kay David, di ba? Anong ginawa ni David? Habang siya itinutugis, habang siya ay andoon siya sa panahong may mga taong nagbibintang sa kanya o hindi makatulungan ang trato sa kanya, anong ginawa ni David? Titingnan po natin yung mga
salitang binanggit doon sa ating nabasang verses. Sabi ng lubos na nagtitiwala sa Diyos. Aawit, maghahanda ng sarili, pati yung kwerdas daw, yung, kasi musician po siya eh, kanyang harp. Magpupuri, at ang batayan niya po ay ang pag-ibig, katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Paano ba nagpatuloy ng pag-awit si David? Nakakatuwa po, ano? Nasa panahon siya na siya'y tinutugis, siya po'y tumatakbo, nagtatago, pero nakagawa pa rin siya ng awitin. Di po ba? Hindi siya tumigil sa pag-awit. Hindi siya tumigil sa pagsamba sa Diyos. Kahit meron po siyang naranasang hindi makatalungang sitwasyon. Napakaganda po doon, ano? Dahil sa sitwasyon niya, nakalikha po siya ng awitin para sa Diyos sa kabila ng kanyang sirkumstansya. Bakit po? Paano niya ito nagawa? Dahil nagtiwala siya ng lubos sa Diyos. Di po ba sabi doon, lubos ako nagtiwala? Alam niyo, minsan mga kapatid, kaya tayo tumitigil magpuri sa Diyos. Minsan, pag meron tayong nararanasang hindi makatarungan sitwasyon o problema, minsan mista. Tama po ba? Minsan, ayaw natin umatin. Gusto natin magmukmuk. Hindi po pala yun ang dapat na gawin. Gayahin natin si Haring David. Hindi po siya tumigil sa pagsamba sa Diyos. Hindi po siya tumigil sa pag-awit. Pinili niyang sumamba sa Diyos sa gitna ng kanyang sitwasyon. Kaya nga po na ang dami niyang naisulat na awitin. Kaya yung Book of Psalms, ayun po yung pinakamahabang book sa Bible. Yung chapter niya ay umabot sa 150. Bagamat may ilang pong bahagi doon na hindi lahat naman siya ang umawit. Pero mostly of the songs in Psalms ay galing po kay Haring David. Alam niyo po, minsan tumitigil tayo sa pagsamba pag hindi natin naibibigay ng lubos ang tiwala natin sa Panginoon na siya yung kikilos balang araw sa ating kalagayan. Kaya ano sabi doon? Aawit, maghahanda ng sarili, magpupuri. Imagine niyo si David ay nasa critical na sitwasyon ng buhay niya. Pero nagawa niya pang i-prepare yung sarili niya, pati yung kwerdas niya. Imagine ko po eh, siguro nung siya'y tumatakas, dala-dala niya yung kanyang instrument at siya'y nagpupuri sa Diyos. Habang siya'y nasa kuweba, marahil, no? Madilim, pero nakakumpos ang kanta. At yun po yung maganda doon, mga kapatid. We will not stop worshiping God kahit nasa panahon tayo ng mahirap na sitwasyon, hindi makatulungan sitwasyon. Magbibigay puri sa Panginoon. Kaya madaming kapahamakan ang kanyang kinakaharap po. Marami. Kasi si Absalom, si Haring Saul. Maraming nagtrato sa kanya hindi mabuti. At pinalano siyang patayin. Bakit po? Dahil ang naging batayan niya, kaya siya nagpatuloy sa pag-awit, sa pagsamba sa Panginoon. Dahil ang katangian ng Diyos ang naging pundasyon ni Haring David. Ang naging saligan niya. Naniwala siya na mahal siya ng Diyos. Kaya di ba yung love of God daw, nag-uumapaw. Git pa sa, kumbaga eh, sinasabi natin sa panahon natin, I love you to the moon and back. Okay po? Parang ganun. Yung sabi nga, di po ba, napakaganda yung sinabi doon sa verse na yun, kung babalikan natin, gusto kong ulitin. Sabi doon, no, dahil ang pag-ibig at nyo at katapatan ay hindi mapantayan at lampaspas alak kalangitan. Aba, yung love of God, biyan pa doon daw sa heaven. Okay, sa kalawakan, kit pa. So, mas original pala si Haring David nagsabi nun, I love you to the moon and back. Okay? Ayun po naging pundasyon ni Haring David. Yung love of God. Hindi pumasok sa isip niya na hindi siya mahal ng Diyos dahil sa kanyang sitwasyong na naranasan. Alam niyo, napakahalaga po mga kapatid na lagi nating naalala na mahal tayo ng Panginoon na kahit anong sitwasyong ating kinakaharap, He never stopped loving us. At yun po ang totoo. Minahal tayo ng Diyos. Kaya po, para makapagpatuloy tayo sa pagsamba sa Panginoon, sa pag-awit sa Diyos, isipin natin, mahal na mahal tayo ng Panginoon at mahal ka niya ngayon. Ano man yung circumstance mo, mahirap man yan, hindi ibig sabihin tumigil ng pagmamahal ng Diyos mo. He never stopped loving you. At pangalawa, yung katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. Di ba po? May pangako ang Diyos kay David. Anong pangako niya na ibibigay niya sa kanyang trono?
So naniwala si David sa katapatan ng Diyos, sa pagiging niya makapangyarihan, na kayang kumilos ng Diyos at kaya siyang tulungan. Alam niyo po, tumitigil tayo pag nalilimutan natin kung sino ang Diyos. Kung ano ang kanyang katangian, na siya'y mapagmahal ng Diyos, makatulungan at makapangyarihan. Nawawala o nalilimutan natin kung sino ang Diyos pag napapatingin tayo sa sitwasyon instead na sa Diyos. Kaya nga po, diba sa Hebrews, mababasa natin yun eh. Fix your eyes upon Jesus who is the author and perfecter of your faith. Instead pala, ma-focus talaga tayo sa sitwasyon natin. Tingin tayo sa God. At siya pinagmula ng ating faith. Kagaya po ni Haring David. Hindi siya tumingin sa kanyang sirkumstansya. Hindi siya tumingin sa mga taong humahabol sa kanya para siya patayin. Hindi siya napatingin doon sa mga taong hindi makatulungan ng pagtrato sa kanya. Hindi siya napatingin doon sa mga sinasabi sa kanyang kasinungalingan, pagbibintang, na hindi naman niya ginawa. Saan po siya napatingin? Inalala niya ang pag-ibig ng Diyos, ang katapatan ng Diyos. Kaya napakaganda po mga kapatid, na si Haring David nakaranas ang hindi makatulungan ng pagtrato sa kanya. Pero nagawa niyang piliin na huwag magkasala. Nagawa niyang maghintay sa pagtatanggol ng Diyos dahil naniniwala siyang ang Diyos ay makatulungan. Sa tamang panahon, siya ay pagtatanggol ng Diyos. At pangatlo, hindi po siya tumigil sa pagsamba. Tuloy lang yung awit, tuloy lang yung pagsamba niya sa Diyos. Ganun rin po tayo mga kapatid. Tuloy lang po tayo sa pagsamba natin sa Panginoon. Kahit sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng karamdaman natin o injustice na sitwasyon na ating nararanasan. Tuloy lang tayo at piliin natin ang kalooban ng Diyos at hindi ang nais natin. Alam niyo po, sa biyaya at grasya ng Diyos, magagawa po natin yun. Kaya tuloy lang po tayo sa awit natin sa Panginoon. Kahit minsan wala sa tonong boses natin, pero sa puso natin siya nakatingin. Salamat po sa Panginoon sa kanya pong mga salita. So tayo po yung sumandaling magpasalamat sa Panginoon sa oras po ito. Lord, kami po yung nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri kami sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin ikaw po yung dakila, ikaw po yung mapagmahal na Diyos, hindi ka tumitigil sa amin na magmahal, Panginoon. Kahit meron po kami mga circumstance kinakaharap, ito man ay hindi makatulungang pagtrato sa amin ng tao, ito man ay problema o anumang circumstance namin kinakaharap. Lord, tulungan mo kami na mas mapili namin sundin ang iyong kalooban, hindi ang aming sariling nais. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo, maghintay sa iyong pagtatanggol, maghintay kami sa gagawin mo sa buhay namin, sapagkat hindi ka po nakapikit, hindi ka po tulog. Alam mo po yung nangyayari sa buhay namin. At tulungan mo rin kami na ang puso po namin ay lagi magpasalamat pa rin, magpuri sa iyo, kahit meron kaming nararanasan hindi maganda sa buhay namin. Lord, hindi po rason na kami tumigil magsabi ng I praise you, Lord. I worship you, Lord. Ino-honor kita sa buhay ko dahil sa ating karanasan. Huwag po tayong tumigil. Kaya Lord, alam namin na hindi kami titigil, Panginoon, sa aming pag-awit, pagsamba sa iyo. Tuloy lang po hanggang dumating ang iyong pagtatanggol sa amin sa tamang panahon. Maraming salamat po, Panginoon. Alam po namin ang salita mo po ay nagpaalala sa amin, nagbigay kalakasan sa puso namin, Lord God, natuloy lang po ang aming pagsamba sa iyong pag-awit namin, sapagkat ikaw po ay makatulungan Diyos, makapangyarihan, at mapagmahal na Diyos. Marami pong salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus, kami na lang. Marami pong salamat mga kapatid, at nawa'y pagpalain ng Diyos ang panibagong linggong ating kakaharapan. God bless us po.